seminar sa lahat. Ano po? Ang aking seminar ay ng microphone. Baka humamay kay... Ito lang. Dalawa po yan, ang switch niyan. Dito ha. Meron dito isa sa taas. Pinaka-power. Tapos meron din dito sa baba. So, yung taas dapat nakakanan. Yung baba dapat nakataas. Yan. Tapos ito naman pong isa. May nakalagay naman po din eh kung nailaw. Isang pindot lang po yan para buhayin. Pagpapatay naman, long press. Yun, patay na. Okay po. Para pagkapakinig sa salita dyan, alam nyo na po kung paano bubuhayin nating mic. At para po, laging may mic tayo. Ano po? Dahil... Walang silbi ang mga sinasabi nyo pag hindi naririnig. Yan. Tapos, isa pa, ang microphone po, hindi ibinababanggar na eh. Hindi po ibinababanggar yun. Hindi po inilalagay sa mga sulok na ganyan. Hindi inilalagay dyan. At hindi po natayo ng nakatutok sa speaker. Tapos, hindi rin po ang microphone hinahawakan dito. Una, dahil baka kayo ma-COVID, di chok lang. Baka dahil magpi-feedback po. Kasi pag tinakloban niyo po yan, ang napipick up niyang sound, magpapaikot-ikot lang dito sa loob. Wong, 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 yan. Kayo po nagiging tunog. Ano po? Kaya pag nandito sa baba, huwag niyo tututok dito. Sa mga nasa stage, huwag niyo po itututok dito. Ito po yung speaker din. Huwag kayo. So, iiging din po yan. Yan po, ah. At saka po lahat ay pag-aawit ng special number, hahawakan niyo po ang inyong mic. Ano po? Dahil kami po yung nakikinig din. Ayos na. Ano po? Yung dalawang area, yung dalawang extra ito dito sa una. Yan, yung mga nasa extra niya, yung tatlong sunod-sunod na yan. Pamulali yan kay, ano yan, kay Ria, at saka dyan kay El, kay Leia, kay Ara dito. Igingin sa kita sa... Ria, Leia, Ara.
Ayun. Start na tayo. Meron tayong 12 na special numbers. Oh, nasaan sila ya? Dito, di kaya sabi ko dito. Lea May, doon ka sa Inalsan. Ayan. Yung ba dalawang game ay may meron tong ang tawag yun? Reward? Award? Reward? Wala? Ali, ang gusto niyo, pressing time, Thanksgiving o game? Pressing time. Tanggalin daw ang... Ha? Kasi yung pressing time, direct tayo sa pagpapasalamat sa Diyos. Yung game, wala namang reward. Kung may reward, pwede. Ano? Kung ayaw nyo maghalo balat sa tinalupan. Sige, so ang ating gagawin, kasi meron tayong raffle. Raffle ito, hindi ito sugal na raffle dahil ito, wala naman kayong, wala naman ito ditong talo. Kasi, wala naman kayong puhunan dyan. Mostly, ano? So, magaganda ang mga raffle dito. Pero yung isang kabambigas na, hindi yung kasali, ha? Oo, magaganda ho yan. Mga, nakabunot na ba ng, ano, ng mga number sila? Ay, kailan? Ah, mamaya pa, pagkatapos. Sige. Okay. So, unahin natin ang preaching sa huli yung lahat ng one, ano? Okay? Para kung mapagod man kayo, tapos na yung preaching. Sige. So, tayo magsitayo at mag-opening prayer tayo. Tayo manalangin, banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin kayo sa maghapon naming pananambahan, pagtitipon. Tunay, Panginoon, na kayo ang aming patuloy na luluwalhati at tinataas dahil kayo ang gumagawa at kumikilo sa iglesia. Marami pong mga unexpected, mga surprises, Panginoon. Salamat po, banal na Espiritu, sa inyong pagbibigay sa bawat kinaukulan ng di pangkarniwang espiritu na magawa ang mga bagay na hindi aakalain, Panginoon. Salamat din kaninang umaga sa commitment na kaabot ng 670,000 at tunay, Panginoon, na patuloy niyong pagpapalain ang bawat isa na maging matagumpay. Ito naman ay para sa inyong kalulatian at physically and spiritually kami rin ang mag-enjoy sa aming mga commitment na ito. At Panginoon, patuloy niyo kaming hamunin ng inyong mga salita at patuloy kaming mahamon mula sa bawat isa sa lahat ng mga gagawin sa huling bahaging ito, Panginoon. Handog namin sa inyo ang hapong ito, pagpalaan niyo po, Ama, ang bawat bahagi ng programa, maging ang mga nasa online, Panginoon, sino man sila, patuloy niyo rin silang pagpalain. Salamat po, Ama, ng marami itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, tayo mo po at awit. Pagkatapos ng awit, ay choir, then preaching, then offering, then the rest, ay yun ang gagawin natin na kung 12 ito, at mga apat na special number, apat na praising time. O pasasalamat sa Panginoon. Hello. Magandang hapon po. Amen. So tayo po muli ay aawit sa Panginoon. Bakit isa po ba ay handa na? Amen. Tayo po ay tumayo. Una po nating awitin ngayong hapong ito. Ayan. Jesus paid it all. Amen. So alalahanin po natin ang dakilang sakripisyo ng Panginoong Jesus. Darating na kapaskuhan, ito po yung regalo ng Panginoon sa ating mga mananampalataya. Jesus paid it all.
Amen. Page 211. First verse po tayo. I hear my Savior say, first verse, ready, sing. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray, fight in me thine all in all. Jesus paid it all, Jesus paid it all, all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all, all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. For nothing good have I, whereby thy grace to claim. I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb, of Calvary's Lamb. Jesus paid it all, all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it. Last verse, what? And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat, Jesus paid it all, that's right, all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. That's right. Okay. Praise the Lord. Second song po natin ngayong hapong ito. Ayan. Where could I go? Page 111. Muna. Amen. Yan. Leaving below, where could I go? Ganda po dyan. But to the Lord. Amen po ba? First verse po tayo. Leaving, leaving below in this old sinful world. First verse, leaving below, ready, sing. Leaving below in this old sinful world, hardly a comfort can afford. Striving alone to face temptation, so where could I go but to the Lord? Where could I go, where could I go? Seeking a refuge for my soul, meeting a friend, that's right, to help me in the end. Where could I go but to the Lord? Second verse, Paul. Names are kind, I love them everyone. We get along in sweet accord. But when my soul needs manna from above, where could I go but to the Lord? Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul, needing a friend to help me in the end.
Where could I go but to the Lord? Life here is grand, with friends I love so dear. Comfort I get from God's own word. Yet when I face the chilling head of death, where could I go but to the Lord? That's right. Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul, needing a friend to help me in the end. Where could I go but to the Lord? Amen. Where could I go but to the Lord? Yan, sa hapon pong ito, last nating awitin yung Heart, the Herald Angels Sing. Yan, page 245. Handa na po bang mawit ang bawat isa? Glory to the newborn King. First verse. Hark the herald angels sing. First verse, ready, sing. Hark the herald angels. That's right. Glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild. God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise. Join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ he is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored. Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come. Offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see. Hath incarnate deity. Pleases men with men appear. Jesus our Emmanuel here. Hark the herald angels sing. Glory to the new. Third verse, what? Hail the heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings. Risen, healing in his wing. Mild he lays his glory by. Born that man no more may die. Born to raise the sons of earth. Born to give them second birth. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Last verse, Paul. Come this hour of nations come. Fix in us thy humble home. Rise the woman's conquering seed. Bruise in us the serpent's head. Adam's likeness now we face. Stamp thine image in its second Adam from above. From above, reinstate us in thy love. Hark the herald angels sing. Glory to. One last time, sabihin po natin, hark! Hark the herald angels sing. Glory to. That's right.
the newborn king. Amen. Maraming salamat. Thank you.
awit ng choir. Mukhang lahat magagaling kumanta. We. Magaling mag-edit. Okay, salamat sa Diyos. May nadagdag ulit dalawa dyan, ha? Nag-message sa akin si Willard Ilocto at saka si Irene Binansyo. Okay, no? At napadagdag. Bali, Liam, 44 na? Ilan? Tama ba? 44? 46? Okay. 46. Okay, praise God, ano? 46 na ang member ng choir. Salam, magkakatuto talaga yata yung aking pangarap na magkaroon tayo ng 101 members ng choir. Oh, wala nang makikinig. Lahat ayan, no? So, samantalhin, habang naka-online choir pa tayo, dahil it doesn't matter kung pasaan ang boses, kasi yan ay nadadala na ng mga magagaling. Kita niyo, ano ba? Ang galing ng pagkaka, yung pagtaas-taas ng awit nila. At wala na dapat pinaka-joyful and thankful na tao sa balat ng lupa, kundi tayong mga mananampalataya. Amen? Hindi ko sinasabing tayo lang dito sa loob ng bahay sambahan, kundi lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga naligtas, nakaunawa ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. No? So yung pong sinasabing 10,000 joy na yan ay yan po'y tawag katawagan lamang, pero yan po'y unspeakable and innumerable. Hindi mo kayang ipaliwanag at hindi mo kayang bilangin, ano, ang kagalakang dulot ng pagtubos, pagligtas sa atin ng Panginoon. Okay, unahin natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos at nang sa ganon ay maya-maya ay ibigay. Birit, sabi nga doon sa 1 Corinthians, ay birit all things. Ibibirit nyo na ang saya ng ating pong informal fellowship pagkatapos po nito. So basahin po natin ang verse 15, but thanks be unto God for His unspeakable gift. Lumapit tayo sa Diyos sa panalangin. O Panginoon, bagamat isang talata lang ang aking binasa, ang aming binasa, ito po ay pundasyon at ito po ang pinakamahalaga sa lahat, sapagkat kung wala ang unspeakable joy, unspeakable gift, yung gospel of salvation, yung parusahan sa walang Roma 8:1, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Salamat po sa gift of salvation, sa gospel of Jesus Christ. Salamat po. At patuloy niyong pagpalain kami sa pag-aaral namin ng ilang pang mahalagang bagay na dapat ipagpasalamat ng mga naligtas, ng mga mananampalataya, ng miyembro ng iglesia. Pagpalaan niyo rin po patuloy silang mga nasa online, Panginoon. Kaming lahat, maging mga bata, tagapagturo. Itong aming dalangin, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po po, salamat sa inyo. Sino naman ang nasa bata ngayon? Sina? Si Idol at si Rester? Ivan. Okay. Ivan at si Rester, sila naman ngayon yung nasa ano, bata. So ang ating paksa nga ay yung huling sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 9, verse 15, but sabi diyan, thanks be unto God. Ang pasalamat ay dapat sa Diyos, ano ho? Dahil sa kanyang mga unspeakable na kaloob. Kanina umaga, verse 12, nakita natin diyan, o verse 13, yung sinabi diyan na gospel of Christ. Yan po ay about salvation. Tapos na po tayo diyan. At marami tayong mga katotohanan na pinag-aralan. Puntahan natin ang second main point natin. At sa pagpunta natin sa second main point natin, gusto ko muna na basahin natin ang kabuuan ng chapter 9 para paghinimay natin, depende po sa oras na dapat kong gugulin, sapagkat meron pa tayong ilang mga bahagi ng programa, para maunawaan po natin pag binanggit ko po yung mga main points and sub-points. Sabi ng verse 1, for us touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you. For I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal had provoked very many. Yet have I sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this behalf, that, as I said, ye may be ready.
Lest haply if they of Macedonia come with me and find you unprepared, we should be ashamed in this same confident boasting. Therefore, I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before unto you and make up beforehand your bounty, whereof ye had noticed before, that the same might be ready as a matter of bounty and not of as of covetousness. But this I say, which he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Now that's the law of sowing and reaping. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Yan ang prinsipyo mga kapatid ng giving sa Panginoon. Ano? Na titignan natin ay kung gusto natin ng ani na masagana, di maghasik ng sagana. Magandang gamitin yan sa prinsipyo ng giving natin. Ano? Ngayon, pagkakakunting inihasik, huwag kang mag-expect ng madami. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Binanggit mismo ni Pablo yan. Verse 7, every man. So kailangan talaga mga kapatid ay individual, personal, hindi po pwede ang proxy, hindi po pwede ang by family, individual. Kasi pagdating sa judgment seat of Christ, individual po yan. Ano, hindi by family, or by twos, or by couple, hindi. Every man, according as he purposeth in his heart. Ang gusto kasi ng Panginoon ay from the heart. Hindi niya gusto yung napipilitan, gaya ng sinabi sa sunod na bahagi, let him give, so let him give, not grudgingly. Dapat hindi napipilitan, hindi masamang loob. Dapat bukal at mula sa puso. Ano ho? Ang paglalayo na pagbibigay. So, mali ho yung paliwanag diyan ng iba na, ay, kung ano, pinasya ng puso. Hindi yun ang ibig sabihin daw. Ang ibig sabihin dyan, uunawain mo, not grudgingly. Ibig sabihin, ang pagbibigay dapat, puso ang nagpasya, na talagang kaya aabot sa puso, na unawaan mo. Diba? Talagang na-bless ka sa Panginoon, na-bless ka sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan, sa iyong buhay. So dapat mula sa puso. Ano? Kasi yan ang laging gusto ng Panginoon eh. Diba? Alam natin sa Mark chapter 7, kaya hindi niya tinanggap yung pagtitipon, yung pagsamba. Dahil ang puso ay malayo, bagamat ang bibig ay naroon at nagsasalita ng mga papuri. So sa pagbibigay, hindi ika dapat masama ang loob, ni hindi daw ika dahil sa pangangailangan or of necessity. Ano? Talaga dapat ay mula sa puso ang desisyon, ang pasya, ang paglalayon na anong sabi? For God loveth a cheerful giver. Ano? Kasi pag mula sa puso, masaya yun. Ano ho? Masaya yun. Ganong klase ng pagbibigay, talagang genuine, kusa, ano ho? At wala po yung anumang pag-aalinlangan, pag-aalala, wala yung pag-iimbot, ano ho, walang reservation, talagang meron siya kasing kagalakan sa kanyang pagbibigay. So, God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you. Yan naman po ang bahagi ng Diyos. Ano ho, para tayo naman ay sabi that He always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Kasi ang gusto ng Panginoon, sa bawat activities, sa bawat works, at good work ang tawag dyan, sa church, everyone ay mayroong part. At kaya ng Diyos gawin sa buhay mo yan, na sa lahat ng mga activities at ng works, ministry, sa loob ng iglesia, meron kang part. At kaya ng Diyos siyang pasaganain ang grace. Amen? As it is written, kita natin, talagang ito po ay dokumentado ang kanyang pag-share. Hindi ito nagmula sa sariling kaisipan ni Pablo. He hath dispersed abroad, he hath given to the poor, his righteousness remaineth forever. Kasi ang context dito ay pagtulong nila doon sa mga Jerusalem brethren na mga mahihirap. Kaya sila ay hinahamon na sila ay magkandak ng kanilang giving. Now he that ministereth seed to the sower, but minister bread for your food. Yun na rin pala yun. Yun na rin pala yun. Pag ikaw pala yung nagbigay, mininistry mo na ang pagbibigay, ang equivalent nun, sarili mo rin pala ang babalikan nun. Yan ang sabi.
Now he that ministereth seed to the sower. Pag nagbibigay ka ng seed sa mga naghahasik, ano ha? So binabakapan mo, sinusuportahan mo yung mga, hindi yung mga tamad ha, yung mga naghahasik. Yung mga nag-work. Ang sabi dyan ay, but minister bread for your food. Hindi ka rin mauubusan. Parang sa iyo din ang balik nun. And multiply your seed sown. Ano? Yung palang iyong inihasik ay minumultay palang Panginoon. And increase the fruits of your righteousness. Talagang makikilala ka sa katwiran. Matuwid ang taong ito. Ano? Ang sabi sa verse 9 ay remaineth. His righteousness remaineth forever. Mag-iiwan ka ng magandang legacy. Mag-iiwan ka ng magandang halimbawa. Ang taong yan ay namatay na mayroong matuwid na paraan ng pamumuhay. Naging pagpapala siya. Being enriched in everything to all bountifulness. Bagsik, ano? Pinayaman, yamang pinayaman sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng kagandahang loob, which causeth through us thanksgiving to God. Kaya po ang mga paglilingkod na at pagbiministeryo na yan, kasama yung pagsuporta at pagbibigay, yan po ay nagiging dahilan no, sa atin upang magpasalamat sa Diyos. For the administration of this service, not only supplieth the want of the saints. No? Isipin nyo, want of the saints. Hindi needs of the saint lamang. No? But is abundant also by many thanksgiving unto God. So talagang puro pagpapasalamat ang magiging bunga ng ating pagbiministeryo. While by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ. Parang ano eh, pinakikita dito talaga na yan ang mga talagang nakaunawa ng ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Talagang sila po ay meron ganyang klase ng puso sa pagmi-ministry sa mga nangangailangan at sa mga gawain. And for your liberal distribution. Pag sinabing liberal distribution, hindi tinipid. No? Hindi inatado. Sa atin, minsan ang pagkain, hindi ay inaatado natin para magkasya. Pero salamat kanina, hindi atado, no? Talagang, kita ko iba, talagang nagpakatarantado sa pagkain. Puno-puno talaga. Ang dami pantera. Mamaya, mayroon pa uling kakainin pagkatapos. Nag-order pa uli ng masarap yung, ano, nag-order pa uli ng isang kamakmak na pansit. At may kanin pa, at may mga ulam pa diyan. Pagkatapos natin dito, yung mga gutom, pwede ho doon. Habang kami dito ay nagrarapol. Ano ha? Masarap po. May marami pang pagkain. Masasarap na mga pagkain. Dinala nyo. Salamat ng marami. Sabi na, and for your liberal distribution unto them and unto all men. Ang lawak po ng ministry, ano? Kasi padadala nila yan sa kanilang sa sending church. Sa Jerusalem Baptist Church, ano po? Sapagat marami doon mga mahihirap na nangangailangan po talaga ng tulong. And by their prayer for you, which long after you for the exceeding grace of God in you, thanks be unto God for His unspeakable gift. Ang lahat ng yan ay dahil tayo saved. Ikalawa na main point na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos is the grace of service. Ang biyaya ng paglilingkod. Dapat ipagpasalamat. Mga kapatid, wala tayong kakayanan maglingkod sa totoo na. At hindi lang wala tayong kakayanan maglingkod, kundi tayo ay walang karapatang maglingkod. Pero tayo pinapaging dapat ng Diyos una sa pamamagitan ng pagliligtas sa atin. Dahil nung tayo iniligtas ng Diyos, tayo ay kanyang tinawag sa paglilingkod. Ano? Ayon sa John chapter 15 verse 16, tinawag niya tayo, yung mga saved ay kanyang hinirang, kanyang pinili, ang mga saved ay mga pinili para humayo, para magbunga, para mag-serve. Ano? Kaya sa unang bahagi, ang paglilingkod ay biyaya. At masasabi naman talaga natin, from salvation to Christian service, ang lahat ay biyaya din ng Diyos. Ano? So katulad ng accomplishment natin na ito, na meron tayong magandang property, malaking property, meron tayong magandang pinagtitipunan, mga kapatid, walang itataas sa ating sinuman. Biyaya yan ng Diyos. Kayo ay nakapag-participate dahil biyaya yan ng Diyos.
biyaya ng Diyos ang tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Amen ba, mga patid? Kaya kung ito'y biyaya ng Diyos, walang sino man ang pwedeng magsabing hindi niya kaya mag-serve. Regardless ng iyong kalalagayan at problema sa buhay. Sa halip nga, kung may problema ka sa buhay, pag naglingkod ka sa Diyos, babalik din sa iyo yun. At magkakaroon pa lalo sa higit na lalo ng solusyon yung iyong dinadala at problema. Kasi pangkaraniwan sa mabababaw, ang problema, excuse. Ang pangangailangan, excuse. Eh, ang ating pinag-uusap at pinag-aaralan sa Biblia, ang paglilingkod ay biyaya. At may biyaya. Tignan niyo po diyan, di ba? Sa chapter 8, ano ang halimbawa ng Macedonian? Nasa matindi silang pangangailangan. Nasa matindi silang kahirapan. Nasa matindi rin silang affliction or trials of affliction. Talagang hindi maganda ang kanilang sitwasyon. Pero, naging halimbawa sila. Kinakitaan sila, mga kapatid, ng biyaya ng paglilingkod sa Diyos. Kaya sa ekonomiya ng mga mananampalataya ng Iglesia ng Panginoon, hindi ang tinatanong ay iyong sariling kalagayan at kahusayan at iyong diskarte. Una at git sa lahat, doon ka titingin sa nagbibiyaya sa atin pong paglilingkod. Kaya kung paanong sa kaligtasan, sino man ay di pwedeng magmapuri dahil yan ay biyaya, not of works, sa Christian living, sino man ang magtagumpay at makagawa ng mga dakilang gawa sa gawain ng Panginoon, hindi pa rin pwedeng magmapuri dahil biyaya lang yan ng Diyos. Ako, kanina nga sa ginawa ninyo, binigyan niyo ako ng pambira, yung palang tablet na yun ay worth 62,000 plus. 62,000 plus. Pagkatapos yung pang speaker na yun, meron pang bangko ng mga kapangyarihan. Power bank. Ano? Naka-insured pa yung aking tablet. 2-in-1. Latest version pala, latest na klase ng tablet pala yun ng Android. Pwedeng laptop, pwedeng tablet. Ano ho? At pwede rin siguro yung capsule. Si Mrs. merong air fryer. Ano ho? Na higit pa dun sa kanyang nakita kagabi na regalo doon sa kasal. Ano? So, si Topper ay merong hindi pipitsuging tablet din. Ano ho? So, ang ating kalagayan, nasa pandemic tayo. Pero pinatunayan nyo, ito lang ang kailangan at may biyaya ang Diyos. At napatunayan ko talaga na gumawa ang Diyos. Pero hindi ko ina-expect yun, mga patid. Saksi ang Diyos na hindi man lang sumagi sa kaisipan ko na ako'y makakatanggap mula sa inyo. Hindi dahilan sa ang tingin ko sa inyo, mga kuripot kayo. Hindi dahilan sa ang kaisipan ko ay wala kayong ganyang puso at wala kayong ganyang kakayanan. Dahil ang iniisip ko, pandemic ngayon. Mahirap ang buhay. Yun, kaya ako, at saka hindi naman birthday. Hindi ko naman birthday. Birthday na celebration natin noong tagapagligtas. Kaya nakapokus tayo lahat sa Kanya. Ano? Pero, yan. Yan ang napala ko. At yan po'y masasabi kong biyaya. Biyaya ng Diyos sa inyo at sa akin, sa ating lahat. At Diyos na ang bahalang, sabi nga ng 2 Corinthians 9 verse 8, siya na yung patuloy na magpasagana ng biyaya sa inyo. Ano? So, talagang mamamangha tayo sa gawain ng Diyos. Dahil biyaya ng Diyos ang gumagawa. Isipin mo ang bilang natin, kaliit-liit. Ano ho? At ang mga members ay wala naman sa atin ditong milyonaryo. Siguro kalahating milyon meron. At least milyon pa rin. Wala, mga ordinaryo. Pero meron tayong ganitong property at ganitong kalagayan, biyaya ng Diyos yan. Kamangha-mangha talaga ang gawa ng Diyos. At kanina talaga ako'y namangha. Ay, hindi ako hindi ko matanggap eh. Parang gusto kong atakihin sa puso. Sabi ka, ano baga naman yan? Ay, Diyos na ang bahala sa inyo. Magbalik. Biyaya ng Diyos ay sumasagana.
No? So, maganda. Nung pala kaming umattend ng anniversary sa Good Shepherd, ay nagpulong kayo dito. Nag-meeting. No? At natuwa ako. At talagang ina-appreciate ko yung inyong kagandahang loob at biyaya. Mga kapatid, anyway, hindi naman yan walang kabuluhan. Ano ho? Hindi naman yung walang kabuluhan. Kasi sa akin lang personally, ay talagang ako ay na-touch. Ano ho? So, kumbaga, sabi ko yung mali pala ako ng aking pag-iisip noon na hindi ako ganun ka ina-appreciate ano ho, ang aking ministry. Kasi medyo matapang nga ang dating. Hindi na ako nag-expect na ako katutuwaan nyo pa. Dahil medyo sabihin natin sa ibang nakakarnig, masyadong mahigpit. Ano ho, at talagang matapang. Ano ho, pero salamat sa Diyos at iba ang hubog sa inyo. Ako ay galing doon sa umatend kami ng anniversary sa Lipa at naroon yung isang senior pastor at nakikita niya nga at nababalitaan yung ating gawain, paano daw nangyari. Paano daw nangyayari na ang attendance ng umaga, attendance ng hapon, attendance ng Wednesday. Sabi ko ay nahubog sila sa salita ng Diyos at sa paggawa ng banal na Espiritu. So walang dapat itaas doon. Hindi ako, kundi una at higit sa lahat ang Diyos at kayo na mga natututo at nakikinig ng salita ng Diyos. Diba? Isipin mo, iniisip ko nga, practically speaking, sabi ko, minumurang man na bumabalik-balik pa. Eh, wala naman akong gagawin, hindi mag-sermon dito, pero bumabalik. Ibig sabihin, seryoso kayo. Dahil kung hindi kayo seryoso, matitisod na lang kayo, lumipat na lang kayo. Diba? Tapos, laging bukas ang pintuan para lumayas yung mga ayaw. Ay, walang nalabas eh. Oh, di ibig sabihin ay, talaga naiisip, ay tama naman nga talaga kami pinag-aaralan. Tama naman talaga itong dapat naming paraan ng pamumuhay. At masasabi natin ang conclusion, biyaya yan ng Diyos. Walang dapat itaas at purihin dito kundi ang Diyos. Dahil ang Diyos personally nangungusap sa iyo. Ginagamit ang salita ng Diyos. Ginagamit ito ng author ng salita ng Diyos, ang Holy Spirit. Siya ang gumagawa. Ano? Kaya nga sabi ni Pablo, mga kapatid, di ba? Sa 1 Corinthians chapter 15 sa verse 10, na yan ay pwede rin nating i-claim ng iglesia at ng bawat individual. Ano ho? Na ang sabi diyan sa verse 10, yung chapter 15, but by the grace of God, I am what I am. Ang iglesia ay ganito because of the grace of God. Ikaw ay mayroong development at naniniwala ako na masaya ka sa Panginoon. Kapatid, amen? Masaya ka ba sa Panginoon? Mayroong patuloy na development para sa Kanya. And that is grace of God. Kaya nga pagkakasabi ni Pablo, but by the grace of God, I am what I am. And His grace, which was bestowed upon me. Mayroong talagang ibinigay ng biyaya sa bawat individual believer. Kaya wala tayong excuse, mga kapatid, na tayo ay manatili sa hindi magandang o hindi nakalulugod na kalagayan sa paningin ng ating Diyos. May ibinestow sa iyo, sa akin, sa bawat isa sa atin. O natutuwa ako kanina sa isang young people. No? Young people na, titignan mo siya para mahiyain. Pero lumabas sa bibig niya, matuwid na nabibless siya. Kitang-kitang siya ay punong-puno ng pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos, nabibless siya, ano ho, at tama ika na dapat ay maging malakas ang loob ng pagpapasalamat sa Panginoon. O di ba? So sa iba-iba, kung mahiyain, sa kakanyahin na lang yan. Eh, masasabi ko talaga, salamat sa Diyos, gumagawa sa loob ng bahay, sambahan ng Diyos na ito, ang Diyos sa ating kalagitnaan. Ano? So, purihin ang Panginoon. At sabi niya, and was not in vain. Hindi walang kabuluhan. Kaya wala talagang mananampalatayang walang magiging part o ministry sa church dahil may biyaya ang Diyos. Ano? So, diretso natin mga padad, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Mga kapatid, ha? Huwag madi-discourage. Huwag kayong mag-doubt na kayo po ay hindi gagamitin ng Diyos. Bata, matanda, meron o wala, may biyaya ang Diyos sa iyo. Magagamit ka ng Diyos. Na? Basta ang puso natin
masiguradong suko sa kanya. Diba doon sa chapter 2 Corinthians chapter 12, muli ay ni-remind ni ng Diyos, ng Panginoon Kristo, yung biyaya niya sa isang mananampalatayang katulad ni Apostol Pablo nung siya ay nasa gitna ng problema physically. Meron siya tinatawag na thorn in the flesh. Kaya anong sabi sa verse 9? And he said unto me, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Mga kapatid, yung grace na yan, yung strength na yan, yan ay for service. So siya dito ay nanghihina, nanglulupaypay marahil o nagkakaroon siya ng inferiority kasi nga meron siyang thorn in the flesh. Parang siya ay bilang tao ay naaasiwa. Eh ngayon, nung maliwanagan siya, na dyan nga sa puntos na yan, mas lalong magiging sikal ang paggawa ng biyaya ng Diyos at kalakasan ng Diyos kasi wala kang time magmapuri sa sarili mo. Kasi aminado ka na hindi mo kaya. Aminado ka na meron kang problema. Aminado ka na meron kang isinasa alang-alang na maaring maging hadlang sa iyong paglilingkod. Yun ang thorn in the flesh. At hindi inalis ng Diyos yung inaakala ni Pablong hadlang sa kanya at problema niya sa paglilingkod. Sa halip, sinabi ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Kaya ngayon, ano sabi ni Pablo? Ngayon, baligtad na. Natutuwa na ako pag may problema. Nagagalak na ako. Of course, may kasamang pagpapasalamat. Saan? Sa mga infirmities. Bakit? Yun ika ang chance ng Diyos para makagawa ng libre sa buhay ko. Para kung meron ang mga accomplishment, no chance na magmapuri ako. No chance, no way na aminin ko ang credit ay kuhanin ko. Maging credit grabber, ika nga. Ano ho? Kasi dapat lagi sa Diyos ang papuri. Sapagat ang lahat ay biyaya. Kaya mga padada, huwag magkakaroon sa sino man sa inyo ng tinatag na self-pity sa sarili. Amen? Oh, parang walang nakikinig. Huwag kayong magkakaroon ng self-pity sa sarili. Amen, Brother Eddie? Oh, yun nga. Talaga, nagkakaintindihan talaga tayo. Wala talagang lusot yun. Kasi merong ganun eh, ay, sila lang talaga ang may biyaya na makagawa noon. Katulad halimbawa sa mga pag-awit, ang gaganda talaga ng boses nila. Ay, hindi. Kung hindi ikaw para sa pag-awit, meron nga ibang talagang ministry. Ano? Hanapin mo lang. Tapos sumama ka nalaan doon sa mga sabayan. Tapos buka-buka lang ng konti ang bibig mo. Huwag mo masyadong pakakalakasan para hindi mahalata. O, di ba? Biyaya ng Diyos, isang araw, pag nakita ng Diyos ang iyong sinsiridad talaga, bibigyan ka ng Diyos ng biyaya ng magandang boses. At yung mga hindi nagpapagamit na may magandang boses, mararamdaman na lang niya, bakit ako hindi na makaawit ng malakas, ng maayos, kasi nakuha na pala nung isang may puso sa pag-awit sa Panginoon. Ano? O sino kaya dito ang magkakapalit ng gift? Ano ha? So, hindi po imposible sa Panginoon yan. So, salamat sa biyaya ng paglilingkod. Ano? Kaya merong judgment seat of Christ, mga kapatid, ay ipinapakita doon na kailangan ang quality na quality galing sa kanyang salita, meron tinatawag na mga regulation, meron tinatawag na pamantayan. At yung pamantayan at regulasyon ng paglilingkod, biyaya lang ng Diyos ang solusyon. Amen? Biyaya ng Diyos ang solusyon. Kaya may pera o wala, may pinag-aralan o wala, mahirap o hindi, hindi natin po problemahin yan. Basta ang puso mo, suko sa Panginoon, mayroon siyang sapat na biyaya. Ha? Kaya dito mga patid, well, hindi tayo namimili dito maglilingkod sa bawat area, kundi ikaw mismo ang mag-offer ng sarili mo at kung seryoso ka, magtatagumpay ka sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ha?
So isipin niyo mga kapatid, sa isang bahagi naman, grace of service, biyaya ng paglilingkod. Kung babasahin natin ang 1 Timothy chapter 1 verse 12, napakaliwanag doon talaga na siya ang nag-enable. Siya yung nagbigay sa atin ng kakayanan talaga. At siya yung inari lang tayo na inilagay niya sa paglilingkod sa kanya. Wala talaga tayo doon na karapatan, ano ho? Hindi tayo talaga worthy. Ano sabi? And I thank, dapat ipagpasalamat talaga yan. And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me. Sa service yan, ha? Siya lang ang nag-i-enable sa atin. Siya lang ang nag-activate ng strength, ng capacity, ano ho? Ng ability. For that He counted me faithful. Ako'y kanyang ibinilang. Ano? Ibinilang na tapat. At mga kapatid, ang pagtatapat sa Diyos, biyaya pa rin niya yan. Biyaya pa rin niya yan. Basta tayo maging suko lang talaga sa Kanya. Ano sabi niya? Putting me into the ministry. Siya naglalagay sa atin sa ministry. At siya dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kaya pagka mayroong ministry iniaalok sa inyo, ha? Kung mayroong bagay na ibinibigay sa inyo na assignment, na dapat nyo gawin, maliit man yan o malaki, basta nasa loob ng iglesia ng Panginoon ang ministry niyan, ipagpasalamat nyo sa Diyos yan. Ano ho? Dahil yan ay privilege, yan ay biyaya. Kasi mga patid, ang hindi naglilingkod, yan po yung taong in vain in the sight of God. Kasi bakit? Wala siyang use eh. Wala siyang pakinabang. Huwag natin papayagan na tayo po ay walang pakinabang sa iglesia ng Panginoon. Amen? Dahil may sapat na biyaya para makapag-serve ka sa Panginoon. Ang ating pinaglilingkuran ay, kasi yung isa natin ditong main point ay, thanks be unto God for His graciousness. Siya po yung nagbibigay ng biyaya. O, putahan natin. Yan ang ating ikatlo. Matatapos na tayo dito. Tingnan natin yung chapter 9, verse 8 and verse 14 ng 2 Corinthians. Tingnan niyo po. And God is able to make all grace abound toward you. All grace. Biyaya ng anumang klase ng paglilingkod. Kaya niyang pasaganain sa iyo. Hindi lang basta ibibigay, ha? Abounding. And God is able to make all grace abound. Hindi sinabing basta bigay lang. Hindi one time lang, hindi isa lang, hindi sumasagana. Toward you. All grace. Anong klaseng biyaya ang kailangan mo? At anong klaseng desire at prayer ng service sa Diyos ang gusto mong gawin? Meron diyang nakalaan ang Diyos na biyaya. Amen? Kaya salamat sa Kanyang graciousness. Hindi na uubos ang Kanyang biyaya. Kaya kung merong member na hindi nagsaserve, hindi niya kinikilala at dinidispise niya ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Yan ang mga taong hindi lalago kailanman at hindi magtatagumpay sa Kristiyanong pamumuhay kailanman. That ye always having all sufficiency. Bihira, no? Yung palang mga liberal sa pagtulong sa gawain ay lagi kang magiging sufficient sa lahat ng bagay. Amen ba, mga patid? Verse 14, and by their prayer for you, which long after you for the exceeding grace of God in you. Alam niyo yung mga naglilingkod, maraming nagpe-pray sa mga naglilingkod. Amen? Siyempre yung mga naglilingkod, laging ipinagpe-pray yan, at yan po ay hindi basta prayer ang gustong gawin ng mga nagpe-pray diyan sa mga naglilingkod na yan. Ano? Tignan nyo, unawaan nyo sinabi ng 14, and by there, yung there dyan, yung pinaglilingkuran ng mga mananampalataya, ay nagpe-pray. Ano? Which long after you for the exceeding grace of God in you. Ay talagang lalo kang bibiyayaan ng Diyos. Lalo kang pagpapalain ng Diyos kasi may nagpe-pray sa iyo, kasi may nabebless sa iyong ministry. May nabebless sa iyong pagsiserve.
Ano? At salamat sa Diyos, siya'y isang gracious God. Mga kapatid. Kaya salvation to Christian living, wala tayong may pagmamayabang, may pagmamapuri. Sa halip, mga kapatid, mapuspos tayo ng pagpapasalamat sa Diyos. At ang pagpapasalamat sa Diyos ay meron din dapat kagalakan sa ating mga puso. Ano ho? Kasi meron nagpapasalamat na malungkot. May nagpapasalamat na napipilitan. No? May nagpapasalamat na wala sa sarili. Dapat ang pagpapasalamat sa Diyos. Dahil kaya ka nagpapasalamat na unawaan mo ang kanyang graciousness. Ano, mga kapatid? At ang paglilingkod ay nagiging posible at matagumpay. Dahil lamang sa kanyang biyaya ay dapat tayong mabuhay sa pagpapasalamat sa Diyos. Hanggang dyan na lang muna tayo. Tayo muna ay manalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin kayo sa amin pong ikalawa at huling mensahe sa pag-aaral ng mga salita sa maghapong ito, na kami ay patuloy niyong hinahamon na maging mapagpasalamat sapagkat biyaya ang makapaglingkod sa inyo, biyaya ang paglilingkod sa inyo. At salamat sapagkat kayong aming pinaglilingkuran ay walang ubos ang biyaya at napaka mapagbiyaya ninyo. Lahat ng desire namin para sa paglilingkod ay kaya niyong ibigay ang lahat ng biyaya ng sagana para lalo kaming maging daluya ng pagpapala at magkaroon, Panginoon, ng tagumpay sa aming Kristiyanong pamumuhay na mga naglilingkod sa inyo. Ibuhos niyo po, Panginoon, ang sinasabi niyong lahat ng biyaya sa bawat kinaukulan sa iglesyang ito upang patuloy po naming magawa ang mga kalooban po niyo sa aming buhay bilang isang iglesia. At ang isa doong napakaliwanag ay ang kami po ay makasuporta sa mga nasa labas na hindi mismo galing sa amin ang mga misyonaryo. Panginoon, ang aking desire bilang inyong inilagay na tagapanguna dito ay bukod sa magpadala kayo ng sariling manggagawa sa iglesyang ito na amin pong huhubugin sa inyong biyaya at susuguin sa takdang panahon, ay pagtiwalaan niyo rin po kami ng mga matutuwid, matitino, maayos na mga misyonaryo sa kanyang doktrina at sa kanila pong practices na kami ay maging bahagi ng kanilang mga misyon. Katulad ng ina-announce ko kanina, meron po akong dalawang ipinapanalangin pa na misyonaryo na nagagalak ang aking puso na maging bahagi ang iglesia nito sa iba't ibang gawain dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Doblehin niyo po ang pagpapala sa inyong mga anak at sila'y lagi magkaroon ng kamalayan na magbigay sa tinatawag na mission na sa aming pong sobre, ay lagi po silang merong mission giving, Panginoon, sapagkat ito ang tibok ng inyong puso, ang maabot ang maraming kaluluwa, hindi lang dito sa aming lugar at hindi lang dito sa aming bansa, kundi sa marami pang lugar sa ibang bansa. Pagpalain niyo po ang iglesyang ito, ang maliit na iglesyang ito, na magkaroon ng mga di pangkarniwang accomplishment sa larangan po ng pagsuporta sa mga misyon at mga missionaries. Pagpalaan niyo po ang mga anak sa iglesia ito, kaming lahat. Pagpalaan niyo po ang mga nakaluhod na ito. Pagpalaan niyo rin po ang mga naroon sa online, kaming lahat. Hanggang sa matapos, Panginoon, ang maghapong pananambahang ito. Salamat po ng marami itong aming dalangin sa dakilang pangalan, Panginoong Jesus. Amen at amen. Okay, dumako muna tayo sa... Okay, balik muna tayo sa ating mga upo. And then, dako muna tayo sa ating paghahandog. Then, ibibigay ko na dito ang sa MC, ang ating pong sunod na huling bahagi ng maghapong ito. Ulitin ko yung mga nagugutom, may pagkain sa labas, nag-order uli ng pansit. Habang kami nag-raraffle dito, ay pwede po kayong pumunta doon sa labas. Yung raffle na ito, hindi po ito sugal na lugi ka pag hindi ka nakatanggap. Kasi wala naman ho itong para ka makabunot ay kinakailangan meron kong bigay. Hindi po. Ano ho, meron ditong isa na ang daming binigay para sa marami na mga kapatid. So muli kong i-announce magkano ang ating naging commitment sa first fruit and commitment ngayong araw na ito. 670,000. Amen? At naniniwala ako, mga kapatid, na minimum pa lang yan.
Kasi meron pong mga extra pa. Ano yan? Kanino yan? Magkano, magkano? Ah, ginawang 700. Ah, kinuha ni Arnold kasi 686, 300. Ano ha? So, kinuha niya yung putal. Pero maganda doon, i-fix natin sa yung kanya doon sa putal. Then, may papasok pa uli. Pakibigay mo lang kay sister, ba't ka hindi mo binigay kanina? Matanda na kasi, kaya nakalimot. But, okay, so, pagpasalamat natin ang ating nalikom na kaloob. Pagkatapos, bibigay ko na ang sa MC, ang huling part na po. Salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na biyaya at paggawa sa iglesyang ito. Salamat sa inyong mga anak na tunay na nag-enjoy at may cheerfulness sa lahat ng mga ministeryo, sa lahat ng mga activities ng iglesia, loob at lawas, Panginoon. Bless po ang mga handog na ito at ang mga naghandog at pinatutungkulan ng mga handog na ito. Patuloy niyo kaming pagpalain hanggang sa matapos ang maghapong ito. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, tawagin natin dito si Topper ba? Okay, amen. Are you blessed, mga patid? So talagang marami tayong bagay na natutunan sa araw nito. Simula pa kaninang umaga ay punong-puno po tayo ng kaalaman. Ano po? At ito po ating panalangin na maging karunungan po para sa bawat isa. Ano? Okay? So patuloy po tayo sa ating pong pananambahan, sa ating pagpupuri sa Panginoon. So tayo muna ay bago makinig ng mga special numbers ay tatlo munang pagpapasalamat sa Panginoon. Okay? Sige po. Sino ang nais na mauna magpasalamat sa Panginoon? Kanina ay naguna-unahan. Ayun, sa likod, may tumayo na agad. Pakibigay po ng mic. Maraming salamat sa biyaya ng Panginoon na matatapos na muli yung isang taon ay nagpapatuloy pa sa Panginoon. At salamat din na kaming mag-asawa ay malakas pa. Salamat sa Panginoon. At salamat sa patuloy na buhay, sa mga mensahe, sa ating pastor na patuloy na tayo ay kinokorek at sinasaway sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Amen. At salamat din na ako'y nagigilty na hindi mag-commit dahil alam ko na hindi naman katwiran yung kawalan dahil nadidyan naman yung biyaya ng Panginoon. Right. Alam ko na yun ay kakayanin sa biyaya niya at salamat din sa patuloy na mga ginagamit ng Panginoon sa pang-araw-araw, sa biyaya ng Panginoon na simula nung mag-pandemic ay kami mag-asawa ay hindi naman pinapabayaan ng Panginoon. Salamat Amen. Din sa mga anak, sa mga manugang, apo, na patuloy na iningatan ng Panginoon at sa atin lahat, sa mag-anak ng pastor, patuloy silang naglilingkod sa Panginoon, sa mga worker. At ako ay nagpapasalamat din na kahit pa paano ay kami mag-asawa ay nakakapagpatuloy at si tatay ay nakakasama Amen. Ko na uli. Salamat sa maraming bagay. Amen. Praise the Lord. Okay, next po. Mike po. Buhay. Buhay na. Ayun. Buhay din eh. Hello. Yan. Ayan. Salamat po sa Mike. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa gawain kanina. Salamat. Amen. At nakaka-bless. Ano, tayo ay nagkakaisa. Amen. Salamat Amen. Din sa mga kapatiran. Nakita mo yung kagalakan na makaisa sa gawain ng Panginoon. Salamat. Amen. At yun ay nagiging sibling hamon sa akin. At salamat din at tayo nakapag-commit uli ng first fruit. At excited na abangan kung saan magagamit yon. Salamat sa biyaya ng Panginoon na naalala ko yung unang dating ko dito. Ano,
Talagang walang kaisame, wala pang tiles. Pero sa biyaya ng Panginoon, ay salamat at ginamit ang ating pastor bilang naging hamon sa atin na nandun yes, yung patuloy na paninindigan sa salita ng Diyos. Salamat din at ang ating standard ay talagang naiba sa marami. Kaya yun, salamat po rin ng Panginoon sa paggawa niya sa ating buhay. At salamat din sa mga ministry na meron pa. Bagamat hindi karapat-dapat, ay kanyang patuloy na ginagamit. At salamat sa maging sa inay na nagiging hamon sa mga bata. Amen. Nakakatuwa, talagang iba yung pag ang kapamilya mo ay nasa Panginoon. Yes. Nagkakaisa kayo, nandun yung patuloy na biyaya ng Panginoon. Na talagang pagka kumbaga ay may problema, ay mapapalalahanan ng salita ng Diyos. Salamat dahil ganoon kapayapa, ganoon na kaluwan magpaalala dahil salita ng Diyos ang pundasyon. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon dahil nandun yung kanyang patuloy na paggawa. At salamat sa ating pastor na talagang ginagamit, nakaka-bless ang kanyang buhay sa ministry na talagang pwede nating maging pattern din sa paglakad sa bilang isang Kristiyano. Salamat maging sa mga problema na dumaan ngayon pong taon at ito ay naging silbing hamon sa akin, naging silbing paalala, tinuruan ng problema paano ayun, basta alam na ng Panginoon yan. Salamat at ako'y kahit nandun yung kagalakan na ang Panginoon talaga ay hindi niya kalooban sa atin bilang Kristiyano na tayo ay ganun na lang. Kumbagay, nakaupo na lang. Hindi tayo tuturuan ng Panginoon. Yes. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon dahil siya ay hindi konsentador. Kumbaga ay magiging nagkamali, nandyan lagi yung paalala ng Panginoon. Right. Siya ay gumagamit ng mga kapatiran, ng kanyang salita. Kaya ayun, salamat sa biyaya ng Panginoon at pinapakita niya yung mga bagay nun. Salamat sa lahat-lahat. Amen. Praise the Lord. Okay, next po. Isa pa? Okay, dito po. Sa gitna. Ako po ay nagbabalik ng papurit pasasalamat sa Panginoon sa Amen. Lahat ng biyaya at sa kabila ng mga pagkukulang at di naman karapat-dapat sa mga biyaya niya. Ako din po ay nagpapasalamat sa pastor, sa matapang na pastor. Salamat po dahil Amen. Hindi niyo po kami kinonsente. At dahil kung kayo po ay parang binibibiga po, mabasasanay na lang po kami na ganun. Salamat po sa pag-unfriend sa akin, pastor. Salamat po sa Panginoon at si Ashley ay nagpapatuloy. Amen. Sana ay bumalik na uli siya sa ministry niya sa banda-banda riyan. Amen. At salamat sa lahat-lahat sa mensahe at sa patuloy na saway ng pastor. Maraming Amen. Salamat po. Amen. Salamat. Purihin po Panginoon. Ayan, napakasarap pakinggan. Nakakahamon ang patuloy na development, improvement ng bawat isa. Yan ay biyaya at biyaya din ng Diyos sa atin. Okay? So sige po, at atin din pakinggan ang mga biyaya ng mga special numbers na nakahanda po dito. So ito po ay 12. So tawagin ko na po yung 4. Sabay-sabay na itong 12 ito. Yan. Si Karen, then Dagatan, then Couples, and then Sister Beth. Okay, sige po. Sunod-sunod na po itong 4 na ito. Alisin mo na muna yung nasa face mask. Tagal mo na po. Yan, para maliwanag ang boss. Malakas ito. Malakas. Tapos pumasok sa naman.
everything I am, everything I'll be. I'll give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I'll do is a gift to you. Everything I have, all you've given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Gracias, gracias. Gusto ko lang basahin itong message sa comment section ni Sister Agnes Sagbang Anciano. Sabi dito ni Sister Agnes, salamat sa Panginoon sa buhay na patuloy niyang pinahihiram at pag-iingat. Salamat sa mga biyaya na kanyang pinagkakaloob. Salamat sa lahat-lahat walang katumbas na pagmamahal ng Panginoon sa atin, sa aking pamilya, sa mga kapatid ko, sa mga kapatiran, at sa inyo, Pastor, sa buong pamilya ninyo na ginagamit ng Panginoon para maipahayag at ma-share ang kanyang mga salita o mensahe. Praise God po. Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas din po, Sister Agnes. Okay, grabe po. Ako'y umawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon. Pagkat di ko alam kung anong kahulugan. Sa'kin man di walang kabuluhan, ngayon ang musikang hatid nagmumula sa puso ko itong awit.
papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako. Tatawitin ko'y sa'yo, si Jesus ang aking musika. Nagbibigay sigla sa bawat titig at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaad ang bawat awitin na si Kristo'y buhay sa atin. Ang musika mati nagmumula sa puso ko itong awit. Papuri ko'y sa'yo pagkat tinubos ako. Kahit awitin ko'y sa'yo, si Jesus ang aking musika. Nagbibigay sigla sa bawat titig at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaad ng bawat awitin na si Kristo'y buhay sa akin. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titig at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaad ng bawat awitin na si Kristo'y buhay. Kristo'y buhay sa ang amin pong awitin ay tanging si Kristo ang lalapitan. Kami ay 7 taon, sila'y 5 taon. Tama ka nga? 3? 4. 4 na taon. Oh. Kung may pagluha at may pasanin, tanging kay Kristo ko dadalhin. Aking alam na siya ay tutulong, mahal ako ng Panginoon. Tanging si Kristo ang lalapitan, kung may pasanin,
kahirapan. Tanging si Kristo ang aasahan, karamay siya sa bawat araw. Kung may tukso't pagsubok sa buhay, ang kahirap ay sumapit man, ang tatawag ay si Jesucristo, laging panatag ang puso ko. Tanging si Kristo ang lalapitan, kung may pasanit kahirapan. Tanging si Kristo ang aasahan, karamay siya sa bawat araw. Ito'y lagi sumasaklodo, may panganib sa buhay ko. Tunay na di niya pababayaan, ang sa kanya ay nananangan. Tanging si Kristo ang lalapitan, kung may pasanit kahirapan. Tanging si Kristo ang aasahan, karamay siya sa bawat araw. Sa daigdig ang aming kaaway, diablo laman at sanlibutan, layo ng Diyos ay di matatalo, ang tagumpay ko'y na kay Kristo. Tanging si Kristo ang lalapitan, kung may pasanit kahirapan. Tanging si Kristo ang aasahan, karamay siya sa bawat araw. Tanging si Kristo ang lalapitan, kung may pasanit kahirapan. Tanging si Kristo ang aasahan, karamay siya sa bawat araw. Thank you.
They did not understand why he wouldn't come as they made their way toward the other side. As they left the shore, they faced the storm and suddenly they feared for their lives. But upon the sea there someone walked on the water as they listened for his cry. That's when they heard him call out their name, and tenderly he says, "It is I." He's the eye of the storm, the center of my calm, the place where I find shelter, the face where I find warmth, the center of my ways, the keeper of my days. When I can feel the sunshine and my ship is tossed and torn, he's the eye of the storm. They did not understand how the Prince of Peace could find them in the middle of the sea. But with little faith and God's good grace, joy would overcome their desperate plea. Now there are times in life when I face the storm, and I wonder if I ever will survive. That's when I hear him call out my name, and tenderly he says, "It is I." Yeah. He's the eye of the storm, the center of my call, the place where I find shelter, the place where I find warmth, the center of my ways, the keeper of my days. When I can feel the sunshine and my ship is tossed and torn, he's the eye of the storm. Do not fear when he is near, take hold of his strong hand. Listen closely to his word, he's the great I am. The great I am still is. The heavens and the earth, he's the merciful Almighty, forever holy. Everything we must remember when the great I am still is. The eye of the storm, the center of my call, the place where I find shelter, the place where I find warmth, the center of my ways, the keeper of my day. When I can't feel the sunshine and my ship is tossed and torn, he's the eye of the storm. He's the eye of the storm. Amen. Meron lang akong iko-correct na kanina do sa ating first fruit.
Kasi di ba si Arnold kanina nagsabi na kanya ang huli para maging 700. Yung pala dapat 13,700 lang. Kaya nakalagay 23. Sister, pakilagay mo na lang 13,700 lang. Kasi nasabi mo na na may plus 10. 676, 300 plus 10. Kaya 686. Arnold, saan ka man naroroon? Kung ikaw man ay nakikinig, nadidiyang ka, ay 13,700 lang ang dapat na nakalagay doon sa iyo. Kasi nakalagay 23. Nagkamali ako. Ano? Sorry. Okay, diretso tayo. Okay, so ayan po mga patid. Bago tayo dumako po sa ating mga pagpapasalamat muli at sa ating mga special number, gusto nyo ba ng icebreaker? Icebreaker po. Game. Gusto nyo ba ng game? Meron po kasi tayong... Ayun daw pong tablet. Okay, sige. So, habang ating inaantay po yun, ano, so... Nire-ready lang po, nire-ready lang. Ayun, sige po. Ayun, nandiyan na pala ang ating Game Master. Tawagin natin si Brother Rayster. Hello po. Gandang hapon. Yan, so napakadali lang naman po ng icebreaker na ito. Ito po ay, ano laang, bring me. Yan, napakahirap. Kanya-kanya dapat po. Yan. So ang una po natin dito, paunahan po ano ho? Una is ballpen na walang tinta. Bakit natigilan? Kailangan hindi na tinta. Oo, walang tinta. Check. Wala mismo yung lalagyan ng ink. Wala po walang ink. Wala po mismo yung ano eh. Yung lalagyan ng ink. Okay na, meron na itong kay Ate ano? May ulo na, ulo na. Kanina to? Kay Ate Cecil. Ito po. Si Ate Cecil po. Yung pong ballpen na yon, yun yata yung pinangsusulat ng mensahe. Next, ito madali lang to. Butas na medyas o putsa? Butas. Butas na medyas o putsa? Butas yan! Butas yan! Aamuyin ko! Aamuyin ko! Hello, hello! Hindi ako napahagi sa ganung klaseng medyas. Hindi ko kasi yun dini-endorso. Dapat, maging yung kay J.I. na yun. Yung kay Jim na isa, nasan kay Jim na yung mga medyas na ganyan, hindi ko napayag dyan. Ayaw ko yan, kahit butas pa yan, ayaw ko na. Ang gusto ko yung gaya ng aking medyas na... Mahaba!
Hello. Kanina? Kay Jojo. Jojo, tama ba yan? Ha? Yung normal daw pong haba. Yun po, ganun pong ito. Ah, ganun. Ay, bakit ikaw ang nagdala? Ah, yun ka muna pa, yun. Next! Ay, masabi na rin, bring me. Next na po. May announcement na tayo ha. Hindi ako natutuwa dun sa mga medyas na nakita yung balat pag sa sapatos. Hindi makita yung medyas. Okay na po. O, next item na muna po tayo. Ito po. Siguro ito ay sobrang dali din. Nakakaawa naman yung mga iba na hindi agad maka... Paano ating gagawin? No, kasi ano eh. Ano, po pwede yung bawa. Mothers muna tayo ngayon. Mothers muna. Ano, mothers muna. Sige, sa mothers. Oh, sige po, para po sa mothers. Sige, hirapan natin ang sa mothers. Fathers! Fathers po! Fathers! Fathers na po! Fathers! Yan! Sunod po sa fathers ay perfect score na Sunday school last week. Sino po naka-perfect score last week sa Sunday school na fathers? Fathers! Sunday school po last week. Preaching kanina, notes. Fathers! 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 Sino na una? Asan po? Hindi, pareho na natin bigyan. Pareho natin bigyan. Kasi yung... Ang haba! Pareho naman nagte-take note yan. Andre, oy! Very good po. Take 500 kayo! Next na po, mamaya na po ulit. Salamat daw po. Yung mga nanalo. Kay Topet. Ayan. So, ayan. Talagang napakasaya ho ng habong ito. Ano ho? Okay, so, bago natin tawagin ulit ang mapapag-game sa atin, ay tayo muna ay dumako sa ating ilang pagpapasalamat sa Panginoon. Tatlo po uli. Okay, sino po ang nais magpasalamat sa Panginoon? Okay, dito po. Kung may 500 din daw po. Ano po? 500. Ano po, ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon at yun nga po sa araw na ito na Thanksgiving nga po na nakaabot nga po ng December na yun nga po na maayos po ang lahat at yun nga po na walang may sakit sa atin at nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa mensahe kaninang umaga. Amen. Na yun nga po na tunay na nakakahamon nga po yung
mensahe nga po at saka po ako ay nagpupurit, nagpapasalamat din sa patuloy na pag-iingat sa aming pamilya at maging sa lahat na din po at saka maraming salamat din sa provision at saka sa mga chances na binibigay at maging sa patuloy na pagsuporta sa mga blessings na natatanggap gayon pa man na hindi man karapat-dapat at nandoon yung pagkapasaway din po nandoon pa rin yung blessings na binibigay at yun din po. Maraming po salamat sa lahat. Amen. Okay, next po. Sige po. Dito sa gitna din. Ay, nagkasabay. Sige, sino pong una sa inyo? Ay, tawad mo ng bata. Sige. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nakatapos na po ng yun nga po ng mga nangyari na nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi lagi po niya kaming iniingatan, mga mahal ko sa buhay. Salamat po. Salamat po sa Panginoon kasi yun po na balak po namin umuwi na makakapag-share po ako sa kanilang personal. Amen. Salamat po sa Panginoon doon. Salamat din po sa yun nga po na may na-Bible study din po kami kahapon. Salamat po sa Panginoon doon. Amen. Salamat po sa Panginoon sa mensahe po kanina at saka ngayon. Salamat po sa Panginoon doon. Salamat po sa Panginoon sa ginagamit po na kapatiran. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon kahit na sa kabila ng mga nangyari ay nandito pa rin po, nagpapatuloy pa rin po sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon sa doon nga po na sa mga nangyaring buwan na mga nangyari sa atin na sa hindi naasahan natin ay para tayong yung napaka ano po natin na wala po nangyayari sa atin na hindi po tayo nasa hospital na yung iba po ay mga nasa ano dahil po sa kasakit, sa mga sakit. Salamat po sa Panginoon kasi wala po kaming naririnig na ganun. Lalo-lalo na po sa akin po mga mahal sa buhay. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa lahat-lahat. Amen. Okay, next po. Pakibigay po ng mic, pakibigay po ng mic. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa kadigtasan na di nawawala sa patuloy na buhay. Amen. Maging sa ating pastor na tagapanguna. Salamat Amen. Sa Panginoon kasi yung dalawa kong anak ay, ayun, member na rin ng iglesia, si Rael at si Angela. Salamat sa Panginoon, masasabi ko na yung pandemic is parang naging isa sa blessing namin mag-iina, namin mag-anak kasi si Russell ay nagpatuloy. Salamat sa biyayang yun ng Panginoon. Amen. Sobra po akong masaya kasi wala pong katumbas ng anumang material na bagay yung ang aking ang mga mahal sa buhay ay makakilala sa Panginoon. Amen. Doon pa lang po Amen. Ay ano, kayamanan ko na bilang isang ina na ang aking mga anak ay nasa sa Panginoon. Sobrang sarap. Amen. Na pag nasa sa bahay kami is yung banding naman mag-iina ay ayun, nag-uusap kami tungkol sa Bible, nagtatanong nga kami mag-iina na Amen. Salamat sa Panginoon dahil yung aking asawa bagamat hindi nakakasama dahil nga sa pinapatapos yung ginagawang bahay is biyaya ng Panginoon na pagkakarating niya sa gabi. Akala ko kung anong kinukot ko sa cellphone, nanonood pala siya ng ano. Yung nitong ano natin, nanonood siya talaga. Salamat sa biyayang yun ng Panginoon na sana sa susunod na mga araw ay siya naman yung inilulublob ng pastor doon. Salamat. Amen. Samahan niyo ako sa panalangin na sana sa mga darating na araw kasama na si tatay doon. Salamat din sa biyaya na iniingatan yung kapatid ko doon sa Kuwait na bagamat may kabigatan sa kanya na yung kanyang asawa ay sa makabilang bahay. Pero salamat sa Panginoon dahil sinasabi niya sa akin na yung isineshare ko sa kanya na dito po, yung dito na yung sa gawain natin dito, yung sa gospel na sineshare ko sa kanya, yun ang nagpapalakas sa kanya. Salamat Amen. Sa biyaya ng Panginoon at salamat sa pag-iingat sa aking anak, sa trabaho, sa mga bata. Napakaraming dapat ipagpasalamat pa sa Panginoon, lalo sa Amen. Pamilya ng pastor. Salamat po. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Ayan. Talaga nga sarap pakinggan. Okay, meron pa dito.
Mike po, Mike. Sa block. Meron na po. Meron. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy pong buhay na pinagkakalubo sa bawat isa. Amen. At unatuloy sa kaligtasan, hindi po nawawala. At yes, salamat po dahil po nagkaroon po ng pribilehyo na magkaroon po ng commitment, maasali po sa na magkaroon po ng partisipasyon sa pagbibigay ng commitment sa First Fruit. Amen. Salamat po dun sa bagay na yon. At salamat po sa mensahe sa, na itong nakakahamon. Salamat po sa pastor sa paalala. Amen. Salamat po sa pagre-review. Salamat po sa lahat-lahat. Amen. Ayan, purihin ang Panginoon. Okay, so next po ay tayo dadako po sa ating mga special numbers muli. Ito po ay apat na sunod-sunod dali. Senior High School, Fathers, ito yata ay solo. Ano ho? Then, Junior Young People, and then Young People. Sige po, sunod-sunod na po ito. Bago natin tawagin ang ating game. Kabuluhan ang ganda, walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan. Binigyan niya ng kapayapaan. Ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siyang tanging Panginoon, magpakailan pa man. Ngayon, sa tuwi na siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hindi na ako mangangamba, si Jesus naging kasama. Ako'y sa kanya.
Amin pong awitin ay pagpapala niya ay bilangin mo. Kung bagyo sa buhay mo'y dumadala at ang pag-asa'y waring napaparam, pagpapala ng Diyos ay bilangin mo. Sisiglang muli ang iyong espiritu, pagpapala niya'y bilangin mo. Pagpapalang kaloob sa'yo bawat pala na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. May tinitiis ka bang karamdaman? Krus mo bang pasanay may kabigatan? Pagpapala ng Ama ay bilangin, puso mo'y mapupuspos ng awitin. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo bawat pala na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Kung iba'y nagtatamasa ng yaman at ika'y nagdarahop magkaminsan, tanda ang higit ang kayamanan mo na ipinangako ni Jesucristo. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo bawat pala na nakakamit,
kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Kung mabibigat ang suliranin mo, Diyos na may hindi lumalayo sa'yo. Anghiles ng Diyos sa'yo ay tutulong dahil sa mahal ka ng Panginoon. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo. Bawat pala na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Pagpapala niya'y bilangin mo, pagpapalang kaloob sa'yo. Bawat pala na nakakamit, kaloob ng Diyos pagkat siya'y pag-ibig. Saan ka cellphone mo? Ito ka na, lagay. Baka na dun. Baka na dun. Ayaw na. Tap, iska. Abante na kayo din si Meko ka na. Abante. Willard, dinig ka na. Abante. Angela, abante. Ayan. Sige, abante kayo. Ayan, sobrang dami ko na. Sobrang dami. Aking naaalala, nung una pa lang nagkita, agad tayong nagkasundo sa pagdating natin sa isa't isa ay magkapantay. Pangakong kailanman ay di maghihiwalay. Ngunit isang araw sa bahay may pakilala ang Kristiyano at kanyang sinabi.
kinilagay ba? Pangako sa isa't isa'y parang ang gailan ko'y masaya, makasama sila. Nasa mundong ito'y nagpalamon ka. Kaya ngayon narito, dalangin maunawan mo. Daan patungo sa langit. Alas 4:45, 15 minutes na lang bago mag-alas 5, meron pa tayong raffle, pagkatapos meron pang kakainin. So tama na yung mga huling bahagi ng ating program. Yung special number na yan ay sa linggo na, Wednesday na, ng gabi. Pero yung game natin, wala nang game, pero gusto ko na lang bigyan ng love gift itong ibang mga kapatid, si Tata Eugene, pakibigay. Sino pa yung isa? Sino pa yung si Cedric? Nasa si Cedric? Cedric. Sino pa? May bibigyan pa ako? Wala, lahat yata naman. Sino? Hindi ko pakinig. Binulong mo tapos ikaw lang nakakarinig. Ha? Ha? Hindi na may ano, okay lang yan. Mamaya naman na bibigyan. Oh, sige, bunot na, bunot. Dito, dito. Kaya nila, bunot na na. Ibigay ko na lang aray kay Rodili. Kay Rodili na lang. Ah, bunot na Rodili. Bunot, bunot, doon sa lahat kayo makakabunot, pero hindi lahat na makakabunot ay meron.
Kaya huwag kayo masasama ang loob. Kayo ay kung swertihan lang yan, swertihan. Pero ang dami niyan. Okay, okay, okay. Magandang hapon sa inyo lahat. Nandito na po tayo sa Grand Raffle Jackpot ngayong hapong ito. Ang ating Baptist Raffle for this afternoon. Ating pong sisimula na. Pakitutok ang camera sa akin, Mr. DJ. At ating pong sisimula nating Tabo of Fortune. Yeah. Sisimulan po natin sa dilag na nakaputi. Aba, papabunutin natin si Sister Ara. Tapos sino po yung committee doon? Pakipunta yung committee doon para i-check kung yung number ay meron doon. Sige. Yung pong kaninang mga committee, okay? Bunot ng isa? Bunot ng isa. Isa lang, Ara, isa lang. Okay, number? Nangin. Ano pangalan? Oh, ganun din naman. Mas... 70. Number 70, meron po ba? Rian, bumunot ka ng isa. Okay, number 71, magkasunod. 70, 71, meron ba? 70 at 71, hindi kayo nakalista. 70! Bubuksan. Nagkakahalaga ng 70 pesos. Isanda! Next po! 71, wala! 71? I'm sorry. 37! Meron po ba tayong 37? Tatay Eddie? Bunot kayo dyan. Kaya na 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 85, tatay. Pabunutin na agad lahat para madali. Bunot na agad, please. Bunot po, number 91. Bunot. Bunot. Isa-isa lang. Matagal kasi. Isa lang. Bunot po kayo. Bunot. Isa lang. Bunot po ng isa. Mamaya nyo bubuksan. Sino nakabunot ng 17? Mamaya nyo bubuksan. Bunot na, 17. Bunot na kayo. Magpasahan na kayo doon. Isa-isa. Pasan nyo na doon, paparon. Dali, isa-isa lang. Sound check. At aking anhin na dito. Sige, bunot. Ay, baka pag nakabunot lahat. Baka hanapin yung 17, ha? Pag nabunot lahat, ay isa-isa po natin ang mga nandine dito. Kung may number. Kayong napanalunan. Kasi, ituturo kung paano i-operate. At kung paano ito i-charge. Ano na? 17. Wala mo na po magbubukas ng inyong mga... Hindi, pwede. Nakabunot na. Pwede na tignan. Mamaya. Kasi makikita... Mamaya po. Mamaya niyo buksan. 17. Mamaya niyo bubuksan. Kuha agad ng... 17? Wala pa. Daisy 7. Pinasasaya lang natin ang ating maghapon na celebration. Thanksgiving. Okay. May mananalo kaya? May nakikita ko ditong mga towel. Merong whole kernel corn kung kayo mahilig magmais. Meron po tayong Ideal Gourmet Salad Macaroni na walang sauce. Meron po tayong Pauli Nimet. Maganda sana hinati yan. Hindi lang sa santabo para mabilis. Meron tayong ethyl alcohol. Ari katuwaan lang ito mga padid ha. Pampasaya meron lang ang ating itong huling hapon. Tinapay. Hindi pa naman na binubuksan.
Pero face shield. Pero may kasya tayo sa loob. Merong? Oh. Color black na payong. Meron din po tayo. Wala pang 17. Ang laman nito ay hindi ko alam. Number? Wala. Panutsa. At meron po tayong mahiwagang ballpen. Ayun, patapos na, patapos na. Mabubuksan na, mabubuksan na. Patapos na, patapos na, patapos na. Okay lang. Doon ano po ito? Sa mga 50? Hindi mahilig maligo. Sino nakabunot ng 50? 5-0. Ayun. Ari, ako pang sure, nalagyan mo ang battery na double A. Ito Brad ay mas magaling kaysa sa sagit. Electronics yan. Yan po ay nakakapang-oriente. Pwede din pang self-defense. Maganda yan, Brad. Oh, yung 17 tapos na ba? Tapos na ba? Malapit na, mamaya po. Malapit na. Mukhang wala nakakabunot na, re. Mamaya, hindi pa nga po. Ay, kayong tatlo sa taas dyan, pabunutin nyo kayo din tatlo. May tira pa ka, may tira pa. Baka naman may nagtigagalwa. Dapat wala matitira yan. Hindi kasali ang bata. Meron pa ito sa labas. Hindi kasali ang bata. Sino, sino? May teacher. O, ineng, meron pa sa labas. Kasali ka ang bata. Hindi po kasama sa bilang ang bata, ha? So kung may anak kayo dyan na maliit, ay hindi nyo po ibubunot. Dahil yan po'y sakto lang sa bilang lahat ng nandito. Ilan ba yun bilang? 100. Ibig sabihin yung adults ngayon, 100. Ah, hindi lang kasama. Hindi, hindi ako kasama dun eh. Okay na, okay na! Meron pa dun sa mga ano. May 17 na. Taas, taas. Meron pa. Baba kayo dito. Baba dito. Sino 17? Meron na dyan. Ha? Wala. Meron na kayo dyan tatlo. 17, wala. Okay, unang po nating number 17, 17. Ang ating na bingo. Ba't wala yata kayo nilagay na 17? Number 17, baka nandun pa sa ating ano? Aba. Check nyo, number 17, number 17. Oh, talaga. Oh, ito, dalawang ito, hindi pa pala nakabunod. Marami pa dito, bunot kayo na ba? Ako pala, hindi pa rin nabunot. Oh, pati ikaw, ako lang ang hindi kasali sa adults. Kasi ako ay, ano, senior. Ang dami pa pala. Okay lang. Oh, pabunot na rin mga bata. Okay lang. Pabunot na mga bata. Mga bata. Pabunot mga bata. Yung mga bata, yung mga bata. Sina Adi. Yun doon, doon. Sina Elise. Sina Thea. Oh, lahat ng bata, si pabunutin. Si yung nandito sa loob. Bigay mo daw kay Elise yan, Jay. Yan, oh. Meron na yan? Oh. May nakabunot na ng 17? Yan. Oy, tirahan mo ko isa. Tirahan mo ko isa. Tirahan mo ko ng isa. Ikaw ang nakabunot? Ang nabunot mo sa sarili mo, no? Alam niya kung ano yung nabunot. 17. Meron na. Lahat yata nakuha na. 17. Pakibukas na po. Ha? Sino sabi? Ibigay sa akin ang number. Ah, dine. 17 talaga? Ah, si Tintin na nakabunot ng 17. Ikaw? Gusto mo ka? Gusto mo? Gusto mo ka? Sa iba na daw eh. Eh paano? Eh di kasi na naman. Wala na. Ha? Sino pa makakabunot na rin? Sayang. O, bigay yung bayad sa pansit. Bigay ko na sa iyo, ha? Ala, siya. Paano nga ito? Bakit ikaw nga nakabunot? Ano? O, sige. Mamaya na ito. Birot na yan. Are. Okay, una po natin. 48. 48? Ang laman po nito ay... Come on down! Babasagin. Number 4... May tatlo pa mamaya. May tatlo pa daw eh. Yung gumawa ng decision, ako pinyo kong isa.
Yeah, number 48. Wow, 99. Na-claim na po. Yan, electric heating cup. 99. 60. 60. Hoy, 60. 60. 60 'yon, si Camerlain. Ah, ganda po ang gagawin natin ha. Pagkakuha niyo, buksan niyo na agad. Buksan niyo na. Yo, nako, 77. Tama, ga 77. Para makita ng lahat. Katuwa lang ito. Yan. Busog ang mag-amag. Bago po umalis dito ang kukuha, pakibuksan yung mga hindi pa bukas. 666. Oh, maganda ito. 66. Kitchen 66 master. Ba? Sinong 66? Ayun. Electrothermal 66. Cup. Oh, 99. Sa inahilit daw po yan. Sa inahilit, 66. Okay. Inahilit. 24. Home Essentials, 24. Sina. 24. Sina po? Nakakuha kayo ng bed cover, color pink. This is a ish. Higaan ni Adi. Number 16. Ayun. Para tanggal ang sakit ng ngipin. Nanalo kayo ng moringa. 75. 75? Number 75? Na maganda. Kita Heidi, meron kayong alcohol safe na kayo sa COVID. 63. Ito po, Alkali Body Scrub. Number 63? Magkano? 63? Wala? Wala, wala? Wala? Okay. 49. 49 ay Shikataya Silk Soap. Ito pala lang may malagyan laang ng face mask. Iba Patay John, pampakinis ng puwet. Bayente, bayente. 49. Bayente. Face shield. May pampalit ako sa linggo. 3. 3. Ayaw ba siya? Ano naman? Aba! Ano ka kadamin ito? Aba! Aba! Kay Adi yung higaan. 28. Ito po, merong kasamang Noche Buena package. 28, wala? 28. 28. Baka naman ikaw na yan. 28. Ay, parne! Aba! Hindi nalakad ang pasta. Nako po! Ah, mga kapatid ha, kay Liza lang ito. Kaya niya itong ubusin. Ha? Number 28, nakuha po natin. 100! 100? Ang napakagandang at napakalambot na bath towel. 87! 87! 87? 87! Aba! 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 Makakapag noodles. Ate Alice, si Liza ay hindi nakasali dito, ha? Number 5! Baka hindi na maubos. Number 5! Yun, si ano? Number 5! Si Villard! Ah, Villard! Brother, are ay pang ano sa contra MA. Babang ka din eh. Pwede ring internal, pwede external. 90! 90! Ayan. Tatay Bek! Tatay Bek, pampabaya. Kaya maglalaba. Maglalaba. 84! Oh, pampabango din ito. 84? 84, oh Brad. Pampaganda ng ano yan, kutis. 30! 30, pampasakit ng ngipin. Mahilig sa mani. Abay! Eksakto nga. Leo May! Kagaling. Congratulations. 13! Ang 13? Number ng lukuloko. Menthol plus orange oil, 13. 4! Yan, meron ka ng kapute. 4! Number 4? Oho! Oho! Andrea, hindi ito ginagamit sa loob ng bahay, ha? Hindi ka naman alabas. 25! Ayun! Mr. Mayet! Ito po ay... Ano ito? Yan. Kung ano man po yan. 26! 26! Inaydalya! Inaydalya! Hello! Yan! Ay, hello! 62!
62 na ako ng pang mais. Oh, mangangain ng mais. Ah, si Governor, anong inyong SM na bonus? Colonel Corn. Dos. Number two? Edre, ari ay isang kamakmak na brief. 8-0. Yung mga nairarayo mo dyan. Dali. 8-0. 80? Tignet, baka yun ang number nyo, 8-0. 80, oh, yung masasakit ng nilikod dyan. Yun, 80 daw. Irene, parang ikaw, dali, hindi nalakad ito. Hindi makatayo. Lakit, dali. Claim the prize. Ano ito? Okay. Edre. One? Ganon. One? 53. Samsung Tab. 53. Na bubot. 53. Ah, ito po. Baka ito isa labaho din, ha? 53. Yon. 53. Mr. Annabelle. Ni Annabelle. 33. 33. 33. Yon. Bianca. Panghilot sa dati. 88. 88. Yung. Si Raiza. Ano ga ito? Hello? Abo? Mamahaling gamot pala yan. 45. 45. Yung. Brad. Pwede mo na rin utayin. 19. 19. Wala? Yung si ka ano? Si Grace? 59. Okay, please ba? 59. Aw. Ayaw? Ayaw naman. Tama ito. Pupunta ka sa ilog. Maliligo at maglalaba. 55. Yo. Ayun, failed. Sira na kasi. Sayo na. 54. Oh, sausawan. Sausawan. Wow. Ang nagwagi. Ay, dapat may hawak, baka malaglag, mabasag. Samahin ng kakambal. Woo! Kakapagod! Malaglag! Ayaw, puro pera na ito. Puro pera na. 22! 22, come! Pera yan, pera. 11! Si, ano pala ba? Angela! 50! 50! Siya, nakadoble, 50! 44! Hindi pa nabubunot, lagi dyan. Okay, ang number next po natin. 69. Yung. Inay, Tiriana. 69. 21. Yay! Merry Christmas. 21. 21. Dibu. Aba, talagang. Ito ata ay may politika, ano? 9. 9. Number na ba, Bajula? Ah, si Jojo. Ito ay, nakikita ko eh, 5,000. 5,000. Kaso wala naman 5,000, so. 18. Yo! Ha! May pang load na sa online. May pang post, makakapag-post na uli. 6. 6.6. Yo! Aba!
May pang-load na. Naka 6. 10. 10. Ah! Aba. Ha! Ang elapot. 58. Ay! Hindi ka na magbabike, makipamasahe ka na. Dulce, dulce. Dulce, amor. Dulce. Ngek. Aba. Ay, ikaw ka. Siya pala nakabulot. Ha? 29. Ayun, Sister Annabelle. 8. 8. Christian? Yan? Christian. Hindi po pwede. 35. Claim your own. Claim your own. Si Kahuana. Si Kahuana. 88 naman eh. 61. 61. 61. O, titarande. Siete. Siete. Ko? 5,000? Are, pinakamapala daw ito dahil kita ko na ito, Ready to Make and Joey. 83. Aba! Ano mo yun? Tito Beck and Joey! Buksan nyo muna po! Buksan nyo muna! Buksan nyo muna! Buksan nyo laman! Buksan nyo lahat ng laman, ha? May laman pa! May laman pa! Papaltan po yan! Papaltan yan! Papaltan! Mamaya! So, ay, ikaw, Leia, ba't di ka nakabunot? Wala? Hindi nabunot yung iya? Pero wala? Hala, are, ibibigay ko na lang sa worker. 37! Ah! Ay, hindi, eh, nabunot ng 5-0 eh. Nagdalwa. Eh, paano yun? Sino ang... Ano pa? Ikaw, ano nabunot mo? Ay, ano na pa sa iyo? Meron? Ha? Kanya na lang daw. Ibinigay mo daw sa kanya. Oo nga, nabunot siya. Ibigay niya sa kanya. Nag-away ako pa. Wow! Laki! Bigyan mo na kay Ara ito. Ano Ara? Oh, sino pa? Sino? Sino pa? Ano pa? Wala na. Oh, 63. Wala nakabunot? 63. May pampalit ka na sa fix G mo. Gusto mo pumunta, kuminis. Gamitin mo yan. For 1 month only. Ano na lang, bibigay ko kay Tintin at nakakahiya naman. May expiration. Ah, Tintin. Pakunwari! Palit daw kayo? Yan, kinuha mo ara yung kay Tintin. Yan tuloy, sa lugi ka. O, sige, kakain na tayo. O, wala nang habol, wala na. O, sige. Ready na, gare. Di na, hindi pa. Ano mangyayari? Tapos na tayo eh. Magkakain. Nandiyan na, nandiyan na. Mothers, ang pagkain po natin doon is yung natira kaninang kaninang tanghali, madami po doon kanin. Madami po dong pancet, nag-order po ako ng 2 ulit pancet. So, mothers, atado na po ngayon. Tapos may pangulam pa din po doon. Pipilitin po natin na yung pangulam ay maitaguyod natin hanggang sa huling pinggan. Ano? So, yun po. Okay na.
Amen? Masaya ba kaya? Sana yung hindi nakabunot yung minalas. Huwag naman kayong masyadong malungkot. Kasi katuwaan lang naman yan. Ano yan? Ano yan? Si Aaron malungkot. Baka kasi magpo-full time yung mag-asawa niya, hindi natin alam. Yun ang maging katuwaan nila. Magsitayo tayo sa ating closing prayer at sa ating pagkain. Tayo manalangin. Balala Diyos, makapangyarihan sa lahat. Purihin kayo sa ginawa niyo sa aming mga buhay. Tunay na iba ang mundo namin. Ang mundo namin ay nasa kaharian ng Diyos. At itong aming katuwaan, wala po sa mga bagay na material, kundi doon sa dahilan kung bakit kami ay magkakakilala, magkakasama, at kami po ay mayroong ginagawang nakalulugod sa inyo ang sumamba, magpuri Panginoon sa inyo, at kami lahat ay magpalakasan bilang kami ay magkakapareho na kinahabagan at pinatawad at iniligtas po ninyo habang narito sa lupa. Kami po talaga ang magkakabaro, kami talaga ang magkakasama, magkakatuwang Panginoon. At sana ipagpalain niyo po ang aming mga buhay na kami ay maging daluyan ng pagpapala. Hindi lang sa pang-physical at pang-material o sa anumang mga bagay na pangailangan sa lupa, kundi higit sa lahat ang pag-share ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa mga tao, sa mga mahal sa buhay, Panginoon. Pagpapalain niyo rin po ang aming pong kakainin, i-bless niyo po ito sa aming kalakasan at iingatan niyo po kami mamaya sa aming pag-uwi. At sana at nawa ang inyong dakilang pagpapala, bendisyon at basbas ay sumagana sa bawat isa. Salamat po man ng marami. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At amen. God bless you all. Tayo po ay magkainan.